Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Unat sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilat, pagsambay, tanging sa mahal na Panginoon po lamang, hallelujah. At ako din po yung nagbibigay ng dobling galang sa ating beloved pastor, Evangelist Will Destrada Almeida, the end time prophet of our loving God, hallelujah. At sa mga hindi malilimutan, turo ng ating beloved assistant pastor, Dina C. Almeida. Ganun din po ang aking pagbati at paggalang sa kanila pong mga anak sa buong Almeida family. Sa mga webcast viewers at sa inyo pong mga minamahal na kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Ako po yung naligtas taong 1983. Ito po yung sa pamamagitan ng aking uncle. Siya po yung may sakit na goiter at nakita niya po yung ating gawain. Siya po yung naniwala sa at nagtiwala sa ating mahal na Panginoon at siya po yung pinagaling sa kanyang sakit na goiter. At simula po na isinama ng aking beloved uncle ang aking pong beloved parents. Ganun po, sinama po kami sa gawain. Ako po dito lumaki sa gawain. Taong 1983 po yun. Ngunit dala po ng kabataan sa aking paglaki, ako po unti-unting nawalay at nalayo sa ating mahal na Panginoon. Ako po nagkamero ng pamilya. Nagkamero po ako ng dalawang anak. At ang aking pong bunsong anak ay pinanganak po siyang may butas po sa puso. Bata pa lang po siya, tinaningan ang kanyang buhay. Sabi ng isang pinakamagaling na pediatric cardiologist dito sa Pilipinas, hanggang 15 years old lang ay tatagal ng buhay ng iyong anak. Yun na yung pinakamahaba. Pinanganak po yung anak ko, ang aking pong anak ay niluwal ng 2003. At ako po yung nasa bansang Australia na since 2015, mga 11 years old pataas po yung anak ko po yung nakoconfine sa ospital every year. At taon pong 2018, ako po yung nasa bansang Australia nung tinawagan po ako ng aking mga in-law na ang anak ko yung nakoconfine. Yun po yung buwan ng November. Eksakto po 15 years old siya, eksakto po sa taning ng kanyang buhay. Ako po yung umuwi, dali-dali po umuwi galing. At ako po yung humingi lang ng dalawang buwang at 2 weeks na leave sa aking opisina. Pagdating ko po dito, nakita ko po yung aking anak na hirap na rin na pong huminga. Siya po'y inilabas na sa ospital. Na-confine po siya for 3 days. After 3 days, dinala lang po siya sa bahay. Pinalabas na po siya ng mga doktor dahil wala na po silang kayang gawin. November po yun, sabi po ng mga doktor, ang iyong anak, ang iyong beloved daughter ay hindi naaabuti ng Pasko. Yung pa'y mid-November. Dumating po ako, nakita ko po yung aking anak na hindi na nakakahiga. Kung alam niyo po yung oxygen sa ospital, umuubos po siya ng 3 malalaki noon. Yun na lang po yung sumusuporta noon. 3 malalaking oxygen every day. Yun na lang po yung sumusuporta sa kanya para siya po yung mabuhay. Sumisigaw po siya para siya po yung makahinga. Hindi po siya nakakatulog na nakahiga. Nakakatulog lang po siyang nang nakaupo. Wala po akong magawa. Hindi na rin po kaya ng mga doktor. Ako po yung may pera pero wala akong. Helpless po ako, wala po akong magawa. Dito po ako, nakipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon. Pagalingin, dugtungan mo yung buhay ng aking anak. Manunumbalik ako sa'yo, pinangangako ko, manunumbalik ako sa'yo. 5 days na lang po yung bakasyon ko. Pagkatapos ko pong mangako sa mahal na Panginoon, at ako po'y laging nanonood ng ating gawain, doon ko po nakita, dahan-dahan nakita, tunay na himala ng Diyos. Hallelujah. Ang tunay niyang kapangyarihan. Unti-unti po yung anak ko, sinasabi niya, Daddy, ang lakas ng oxygen, hinaan mo. Pag minsan po tinatanggal niya yung oxygen, sabi niya, hindi ako makahinga. May taning na po siya, 1 buwan na lang yung buhay niya. Within 5 days po, pumalik ako ng Australia, malakas na po siya, dinugtungan ng mahal na Panginoon yung buhay niya. Yung mga bagay na hindi po na kaya ng doktor, kahit pinakamagaling na doktor sa Philippines, wala pong imposible sa ating mahal na Panginoon. Ginawa po ng mahal na Panginoon, pinakita po sa akin yung totoong hiwala. Na kaya niyang dugtungan ng buhay ng aking beloved daughter. Hallelujah. Doon po'y lubos kong pinasasalamatan sa mahal na Panginoon. Dahil kung hindi niya po ginamit ang aking mahal na anak, hindi ko po alam kung nasaan ako.
Dahil ako po'y nalayo sa kanyang paanan. Kung iisipin niyo po ako yung nagkabisyo, lahat na po ng bisyo na lalaki nasa akin na. Hindi ko na po iisa-isahin, pero lahat po ng bisyo na lalaki nasa akin na. Doon ako po'y nangako, panumbalik lahat po yung naiiniwan ko. Hallelujah! Dahil nakakita po ako ng himala. Hallelujah! Praise Lord! Thank you, dearest Jesus! Hallelujah! Pagbalik ko po sa bansa, Australia, doon po, patuloy pa rin po ginamit ng ating mahal na Panginoon, ng aking beloved daughter. May gawain po tayo doon sa lugar ng Sydney. Pagbalik ko po doon, ako po'y lagi na sumasamba. Minsan, isang Sunday po, inalok po ako ng ating beloved brother doon na, brother, magpatotoo ka. Ngunit siguro po dala ng kahihiyan, ako po'y tumanggi. Sabi ko, hindi ko po kaya magpatotoo. Kahit alam ko may himala na ginawa ang may himila nang pinakita sa atin ng mahal, sa akin ng mahal na Panginoon. Tumanggi po ako. The following day, tumawag po yung mga in-law ko dito. Yung beloved daughter mo nasa ospital na confined. Hindi namin alam kung anong dahilan. Nung hapon po yun, ako pinapag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Ako po yung mga ngako, ako po yung magpapatotoo sa loob na sa susunod na gawain. Pagalingin mo lang po ang aking anak. Kinabukasan po lumabas yung aking anak sa ospital. Hallelujah! Praise Lord! Praise Lord! Hallelujah! At pagkatapos nung after a few months po, muli po akong inalok ng ating isang beloved brother sa Sydney. Brother, mag-song leader ka. Sabi ko, naku, hindi ko po kaya yan. Hindi ko po linya yan. Huwag na lang po ako, iba na lang. Kinabukasan po, tumabog na naman po yung aking beloved in-law. Ang anak mo ay nasa ospital na naman. Doon po, nangako na naman ako sa mahal na Panginoon. Sige, mahal na Panginoon, magpapagamit na ako sa iyong panlalaubasan. Hallelujah. Pagalingin mo lang po ang aking anak. Kinabukasan po, lumabas na naman yung aking anak. Ang reseta lang po ng doktor, kumain ka ng madaming chichiria. 2015 po, nung ako'y nag-apply pampuntang Middle East, dalawa lang po kami. Una ko pang in-applyan is Middle East, dalawa lang po kami. Sabi ko, malaki na yung chance ako makapasok ako ng Middle East. Kasi dalawa lang kami. Ngunit nung lumabas po, after interview, lumabas po yung resulta, hindi po ako natanggap. Talagang ako po'y nalungkot. Nalangin sa mahal Panginoon na gusto ko makarating sa ibang bansa. Nakakita po, after po na few months, nakakita po advertisement papuntang Australia. Sabi ko, parang mas mahirap makapunta dito. Sa Middle East nga, hindi ako nakapunta. Sa bansang Australia pa. Pagpunta ko doon, ang aplikante po, mahigit po kaming 110. 10 lang po yung kukunin. Sabi ko, wala, mahina yung chance ako. Ang ginawa ko po, nag-apply pa rin po ako, pero nanalangin po ako sa mahal na Panginoon at nagpadala po ako ng prayer request sa ating beloved evangelist, Wildes Rada Almeida, the end time prophet of our loving God. Hallelujah. At sa himalang kaparaanan po ng mahal na Panginoon, ako po'y natanggap. Hindi lang po ako basta natanggap. Ako po yung kauna-unahan. Ako po yung top na kinuha nila para makapunta po sa bansang Australia. Halang tunay na dakilang ating mahal na Panginoon. Sa loob ng 110 na aplikante, ako po'y number one. Tunay pong praise ganyan ang makapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa mga pagpapala, sa mga kagalingan, kalakasan. Hanggang dito na lang po at lahat ng kapurihan, kadakilaan, paglulwalhati, pagsamba ay tanging sa mahal na Panginoon po lamang. Hallelujah! Praise the Lord!